Hey guys! Welcome back again to my channel. At ito lang po ang tsangana nyo para mag-share sa inyo ng aking kaalaman. Ayan, so itong video natin guys, gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ako gumawa ng daing na bangos. Ayan. Alam ko po na karamihan sa ating mga mamis ay marunong na pong gumawa nito, pero gusto ko lang din pong i-share sa inyo yung aking version. Baka lang po magustuhan ninyo. So tara guys, samahan niyo po ako. So, meron po akong dalawang bangus dito na pinadaing cut na natin at pinaboneless. Medyo nasobrahan lang sa pagkakaboneless kasi yung isang ulo dyan natanggalan na ng laman. Ano ba yan? Ayan o. So, nahugasan ko na po siya. Tapos, kailangan natin siyang i-drain maigi. Ayan. Ilagay nyo siya sa ganyang strainer o kung anong strainer meron kayo. Or pwede nyo rin siyang ipat dry ng tissue. Ayan, so meron po tayo dyan. Dyan natin ilalagay yung ating mixture. So, ang ginagawa ko po, hindi ko, kasi alam ko minsan, di ba, daing muna, then suka. Pero ako, nagtitimpla muna ako ng suka. Tapos, lagyan ko siya ng asin, paminta, at syempre yung ating bawang. Pero yung bawang ko, mas gusto ko po siyang, garlic paste. Or kahit hindi na siya naka-paste, minsan ginagawa ko lang sa kanya. Ginigrate ko lang siya doon sa isang pangkadkad pa ng cheese na medyo malalaki. Basta pinong-pino. Or kung wala naman nun, minsan ginagawa ko. Talagang mini-mince ko siya. Yung talagang durog. May mga nagtatanong po sa akin kung paano raw po gumawa ng garlic paste. Ayan po yon. Kung meron kayong ganyang klase ng kadkaran, ayan po yung makakagawa ng garlic paste kasi sobrang fine po ng kalalabasan niyan. Hindi nga po pwede sa cheese yan eh. Kasi pag cheese yung ginamit, dan yun ang cheese. Ano ba ito? Ba't nabubulol ako? Ayun po. Basta hindi pwede sa cheese yan. Sa mga ganyan lang siya pwede. So, hindi naman kailangan eksaktong gayahin. Pero kung ako po sa inyo, kung itatry nyo to, mas paganda kasi talagang kakapit po sa isda yung lasa ng bawang. So, ayan na po. Tinimplahan ko na po siya ng asin, pamintang, durog, yung hindi masyadong durog. Tapos, baka sabihin nyo, bakit ang konti naman yan, Chang? Okay lang po yan kasi yung isda po natin, pag awas na ibabad na po natin siya, tapos natakpan, tapos, diba, if fridge, tama, ilalagay siya sa fridge. Kada open ko ng fridge, ang ginagawa ko is binibisita ko siya, sinishake-shake ko siya, kaya umaangat na rin yung suka niya sa ibabaw. Tsaka yung acid po, nung suka, once natakpan, nakakapit na po yan dyan. Tsaka pag ipiprito nyo po siya, alam nyo yun, uunahin nyo yung ilalim. So, ayan po, nakapadapa po yung isda para yung lasa ay kumapit sa laman. Mamaya makikita nyo yung itsura niyan pag ipiprito na natin. Sobrang ganda po ng yung marinade niya. Kasi yung garlic natin ay naka-paste. So, talagang kakapit siya dun sa isda. Tsaka sobrang flavorful ng ating daing na bangus. Talagang lasang-lasa mo yung bawang niya. So, ayan. Gagawin ko lang po dyan. Maglalagay pa ako ng konting pamintang durog sa ibabaw at saka ng bawang. And then, ibabalot na po natin siya ng cling wrap at ilalagay na po natin siya sa fridge. Mas masarap po ang daing pag mga pangalawang araw na. Kasi ganun po yun. Ganun ako eh. Hindi ako nagaing tapos gamitin ko na kagad. Gusto ko talaga yung mas kapit na kapit. Kaya, mas masarap yan pag medyo pinatagal ko pa ng konti. At ito na nga po yung ating binabad na bangus. Kita niyo yung ano niya, marinate niya. Ayan, halos hindi mo nakita yung bawang. Sumama na siya doon sa sauce, sa suka, kumapit na sa isda. At ayan po yung piniprito natin siya. Di ba, hindi niyo naman nakikita may nasusunog na bawang dyan. Sobrang bango yan, moms. At sobrang sarap talaga. As in talagang lasang-lasa mo yung suka at yung bawang. Sobrang flavorful. Tapos tip ko pala sa inyo, pag magluluto kayo ng ganyan, daing na bangus, unahin nyo po yung balat. So, ayan po, ma'am. Na-share ko na po sa inyo kung paano po ako gumawa ng daing na bangus. Sana po ay nagustuhan nyo itong video natin today at sana meron po akong itulong sa inyo. Sa mga subscribers ko, thank you so much. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please don't forget to subscribe, like, and share this video to your friends. Thank you guys for watching. Bye!